Marihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hibal ninyo ang trumpeta sa ating pagkababa. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hibal ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Saint Benedict o San Benito, isang abad. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga napapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautosan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring iyon si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kaniya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob,
Nakita ko ng mukhaan ang Diyos. Gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Puon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y isang taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko na pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naruungkat kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa'yo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo na po ang lahat. Pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang piping. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.
Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, Martes sa 14th na linggo sa karaniwang panahon at atin din pong ginugunita ang kapisahan ni Saint Benedict o San Benito na mas kilala din sa bilang ginagamit natin na pang-exorcist, yung pang-exorcise ng mga masasamang espiritu. Kaya meron tayong mga Medal of Saint Benedict, Prayer of Saint Benedict para pang-laban o pangontra, no, sa masamang espiritu. Nakakita na po ba kayo ng mga inaaniban ng masamang espiritu? Hindi pa? Tinan niyo yung katabi ninyo. Yan. Misa, hindi yung ang pag-anib ng masamang espiritu, hindi yung pabalikuin yung katawan ng inaalihan, yung ulo iikot, lulutang, kung ano-anong mga gagawin, babalentong. Minsan naiwan lang tayo sa ganong pamamaraan ng demonyo ng pagsanib o pag-anib. No? Kung pagninilayan natin ng mabuti sa atin pong narinig na ebanghelyo, mayroon ding ibang pamamaraan ng ginagamit ng demonyo. Hindi lang tayo madalas aware. Nga natin alam, tayo pala, no, na aaniban na ng masamang espiritu. Hindi tayo aware. Tinan po natin. No? Ang isang pamamaraan ng demonyo na ginamit dito sa ating kwento sa ebanghelyo, may isang tao na inalihan at ang kanyang paraan, hindi niya ito pinagsasalita. Ginawa niyang pipi ang isang lalaki. Pipi. Hindi makakapagsalita. Nakukuha niyo po? Tinaniwa yung katabi ninyo. Nagsasalita ba yan o ano? Ibig sabihin, kapag tayo ay hindi nagsasalita ng katotohanan, yung dapat nagpapahayag tayo ng totoo, alam mo kung ano ang totoo, pero mas pinili mong itikom ang bibig mo, pag-isipan mo, baka may sanib ka. Baka pinapasunod ka ng demonyo, pinapasunod ka at ginagawa kang alipin, sunod-sunuran sa gustong gawin ng demonyo sa iyo at ang gustong gawin ng demonyo, manahimik ka lang. Okay na yan, dyan ka lang, tahimik ka lang dyan. Eh, minsan, wag mo nang pakialaman yun. Kapag may nakita kang mali, ginagawa ng mga kasamahan mo, mali, tahimik ka lang. Gawain din ng demonyo yan. Pangalawang pamamaraan ng demonyo na ginagamit dito ay sobra ka namang pagsasalitain. At ang pagsasalita mo ay para sa ikasisira, para manira ng ibang tao. At iba to sa ibang tao, yung kapintasan mo, yung kahinaan mo, para hindi ka nga mapansin. Kasi di ba sabi dito, may mga pariseyo. Marami na sana yung pumupuri at nagsasabing, wala pa tayong nakitang katulad ng ginawa ni Jesus. Sinabi lang ni Jesus, minsan no, kapag may mga sanib ng demonyo, lumayas ka dyan, lumabas ka sa taong yan. Ganun lang kasimple, sumusunod ang mga demonyo. Kaya namang hayo mga tao, wow!
Pero ano ang sabi ng mga Pariseo? Kaya lang naman yan, nakakagawa ng ganyan. Siguro dahil sa demonyo din. Kasi no, ang prinsipe ng demonyo, nagbigay dyan ng kapangyarihan para makapagpalayas ng masamang espiritu. Ano da? Sa tingin niyo ba? May sanib ba tayo o ano? Nagiging BFF na natin yung demonyo. Kasakasama na natin. At tandaan nyo, kahit sa pagsisimba, sinasamahan tayo ng demonyo. Kahit sa loob ng simbahan, talagang magiging influencer yan. Sisikapin niyang maging influencer sa bawat isa sa atin. Either, ulitin ko po, hindi ka pagsasalatain o pagsasalitain ka ng sobra. Tingnan mo kung ang pagbuka ba ng bibig mo ay pag lumalabas yung mga salita dyan, nagkakaaway-away? Ang lumalabas ba sa pag nagsalita ka tungkol sa ibang tao? Kung hindi man tungkol sa ibang tao, tungkol sa sarili mo, bidang-bida ang sarili mo? Ang gustong gawin ni Jesus sa atin, palayain tayo sa pagkaalipin mula sa masamang espiritu. Yung pinapsusunod tayo na hindi natin nalalaman, sunod-sunuran na tayo sa kung ano ang dinidikta ng masamang espiritu. Tanging si Jesus lang. Sa paalala din ni Saint Benedict, tanging kay Jesus, sa pangalan ni Jesus, natin makakayang paalisin ang masamang espiritu. Yun lang kung gusto mo umalis. Pero kung ayaw mo naman, nasa sa iyo din yan. Pero laging nandyan si Kristo. At sana mas tanggapin natin si Kristo kaysa ang lumayo tayo o palayuin natin si Jesus sa ating buhay. Kaya sa bawat paglilingkod natin, sa bawat pagdalo natin sa misa, mas pakinggan natin ang tinig ni Jesus ng Poong Nazareno kaysa ang binubulong ng ibang espiritu. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa ebanghelyo, naway maihanda at maging matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista at laikong apostolado naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob ng ati at ating suportahan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumaon ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan.
Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagalob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais sa kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, tumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Maspasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan
at ang lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,